Parang feeling ko, ano eh, yung mga naghihiro na season 4 na uubos na eh. Okay. Ikaw po. Ano lang, sampu lang ako, sampu lang. Kasi para ko sa susunod may pantaya pa. Pero I'll go for season. Interesting time pa. Tapos medyo mobile din yung mga hero dito eh, aside from Pusakin eh. Tapos sa side ng season 4. Tama-tama ka nga dyan. Pero eto na. Tuloy na ulit ang bakbakan para sa side ng dalawang kupunan. Season 1 champion versus season 4 champion. Game number 5. Last game para sa gabing ito. Ayan na. Tumatansya na naman ang side dito ng season 1. Mm-hmm. Alright, so yun nga, ladies and gentlemen, this is gonna be the final game nitong itong laban ng season 1 versus season 4 champion. Pero ano ha, nakakatuwa, no, to be honest, I mean, seeing season 1 na biglang nagbabalik even yung ganitong klase ng level of gameplay. Woo! Tinitignan ko yung rotation eh, parehas maingat, pero si Pusakin, kanina sabi ko lang maingat, pa't umabot ka lang ganun kalalim dun. Ayun na, critical. Pero ito, medyo napalalim yata. Jabated ba dito si Ribo? Pero with the Rondo out, habol si Sora Frieza, pumalon doon, pero not enough. May, pero inahabol nila. May damage kasi si JP sa ganitong early. Ayun o, look at that. Nakakuha pa ka. Ito yung sinasabi kanina, di ba? Yung sinasalo yung mga bala. Noong nakita na ano, na nakatutok dito si Granger, sabi ni Rafflin, sige nga, masubukan namin si Ribo. Hindi ata mag-season dito para kay Yelly Hayes. Mm-hmm. Flicker out, beam pop. Waiting for level 4 etong si JP. Totoo yun. Ano pala yun, no? Calculated risk pala yun ni Fusakin. Pero dito, 666, medyo nanganganib siya dito. Look at the damage na magagaling dito from the Lancelot. Ang sakit. Halos kalahati na kagad doon yung Akai. And papasok dito, Yuji, trying to get the crown pero maling decision dahil nakuha ito kaya VJ. And that's gonna be the end of Yuji. 0-2 in favor of team season 4. Abante lang ng abante ang tropa nating season 4. Nauudlot yung momentum ng season 1. Na-utilize nila sobra ng early ang isang Lancelot. Look at that, Fusakin. Pop ang kanyang SS dito. Si Recurrent plus the Bursting Fireball will finish off Yelly Hayes. Oo, medyo hindi maganda. Oh, medyo yung abatarong nagandyan ni Coco. Sa tabi lang. Pero that's the reason din kung bakit nag-out doon si Renzio. Pero medyo hindi maganda yung naging start dito ng season 1 champions natin. I mean, throughout the rotation. And mukhang mababasag na rin nila dito ang bottom lane. Talagang objective after objective lang pinapakita ng side ng season 4 dito. Ay, ito gusto ko. Ano, kinontest nila. Hindi sila nakipag-exchange. Para sa akin, good decision. Tinignan ko agad yung top. Sabi ko, bakit walang ano. Good tao dito. Umalag sila. Umalag, hindi nila binigay. Kasi once na open yan, open yung ano eh, yung turtle eh. Side na yan. Bukod sa turtle, mahihirapan na rin lumain dito si Coco. Pero ito na nga, Yale is dito, out na muna with the Searing Torrent na magagal. Pero ito, pasok dito, 666! Inipit dito si JP, pero takang triangle offense lang dito. JP, pulado! Nag-jumping jack yung tatlong miyembro! JP will fall, they're able to take down the turtle. Wala na silang JP, wala pa silang turtle. 666, medyo pulado, pero it's not enough para makaligtas. Oo, pero that's gonna be a 5v4 na laban. Pero magandang comeback yon for the, ano ah, sa tempo dito ng season 1. Kasi medyo nag-aalangan na sila eh. Though, onto the top lane, naging free naman yung farm dito ni KLVJ. Something to look out din dahil ito yung ano eh, magiging X-factor ng, ng laro na to. Kasi magiging masakit yung damage niya given ha, meron pa siyang execute dito. Mabilis siyang mapapatay si Ribo. Tama. Pwede na siya mamili, no? Kung sino na lang maligaw. Ito na. Ito yung ganti ng api for the side of Team Season 4. Nakuha pa dito si 666. Ang ganda ng over the back on talbog dito. Avatar of the Grandeur and counter initiate. Trying to hold. Look at that. Last insanity. Hey, tamo ka. Flicker in. They were able to take down Coco. Pulado si Rafflesia. That's it. Sa likod. Ay! Inahabol. Hindi maganda. Si Ribo ang lalim dun, sir. Inahabol din baka. Oo, baka mabuhay. Pero dito na dumating. KLVJ saves the day, mga kaibigan. Out na muna dito. Season 1 champions. Pero hindi pa na humihinto. Di ba sure? Kaya na magagalap. KLVJ going out, going in. Pero that's gonna be the end of UG. The peak off. Ang ganda ng team fight.
ng pinakita dito ng Season 4. 1-7 in favor of Team Season 4 Champions. Ang laki ng kalamangan. It's already 4K gold lead around 5 minutes of the game. Oo, ito na medyo nag-alangan pero parang ano eh, no? Biglang nag-iba yung tempo ng laro nung nagbalik si Raflesia. Oo, pero look at that. Going in, trying to control. Pusak and Pulado dito, trying to bait ang kanilang mga skill na maamaga dito si Raflesia. Anytime soon, pwede siyang tumalo dito. Trying to check the perfect timing. Iniintay niya ata Hurricane, then saka siya magano yung Fury eh. Oy, ayun! Sa kabilang bakod dito, triangle offense, Avatar of the Guardian, nahuli na dito si ating Valir Tetsunata. Kinasa, Blast will not connect. Do, nakuha nilang isang miyembro dito na Season 4. Disengage na muna ata. Nag-aabag si Kel Vijay, ha. Pwede niyang gawin to. Ayan na, wala ka ng payong kapatid. Shadow kill. They're able to take down UG sa may bailout palabas. Disengage na muna for the start of Season 1. Disengage na nga sila dito pero hindi pa rin humihinto. Season 4, they want engage, they want to fight this fight again, pero ayan, mukhang mag-out na rin sila dahil buhay na yung second turtle nung larong to. Diretso na, ito na nga second turtle para sa side ng Team Season 4. Op, alam ni 666 eh, pero I don't think so na i-contest pa nila to. Bigay na muna dito. 2-8 ang ating score, 6 minutes. Kalamang last insanity to steal that orange buff, but successfully taken by Team Season 1. Still, that's a good try para sa Season 4. Wala silang panggot sa ginagawang panggulo dito. Laking space ni KelVJ. Tinan mo, layo oh. Oo. May space si KelVJ. May space dito si JP sa mid. Habang pumupush lang yung tatlong miyembro ng Season 4 na nagre-react doon yung buong Team Season 1. Ayun, minamadali dito ni KelVJ. Grabe yung Hayabusa. Actually, mas grabe para sa akin dito yung the way mag-zone out dito nung Minotaur. Kasi alam mo yung the mere fact lang na meron siyang rage na puno na alam nila. Kumbaga sobrang, bitin yung nagiging damage dito ni ng Kagura ni Yuji. Hindi rin maka-abante dito si Ribov dahil lang sa pang-zone out ni Raflesia. Oo, talagang bakod. Trying to control as well. 666 down to 50% na kanyang buhay. Wala pa nangyari dito. Last Insanity, kinasa na rin dito. Maring patalbog. Apat na pagkakasyon. Control the rest of the Season 4 champion. Pero it's not enough for Raflesia. JP as well will fall down. 3-man down. Kapalit dalawa. Oh, that's my God, yes. Lolita. Kino-control pa nila. Swabbing. Ganun palit. Ang ganda ng combo. Pero mas maganda yung counter-initiate dito ng Team Season 1. Oo, nagkadikit-dikit din. And even yung damage din kasi nung Season 4 champs natin eh napunta doon sa mga tanke dito ng Season 1. And this gonna be a comeback of a tempo rito para sa Season 1. Hopefully, ma-utilize nila to ng maigi dahil lugi sila in terms of the gold. Oh. Lalo pa rito, KelVJ, ang sakit ng damage. Tama. And trying to control KelVJ, bailout na muna. The quad shadow. Talaga nakakaligtas at nakakaligtas siya dito. 4-0-2 ang dito ni KelVJ. Yan yung kanina sinasabi ko, mahihirapan sila huli. Yan naturally. Isang Hayabusa. Kasi ikaw, kung ako'y Akai, mag-Hurricane Dance ako, mababa pa sa 50% yung chance na mahuli mo yung malikot na yan, di ba? Sabi ko lang, ang pinaka nagiging ano lang nila in terms dito kay KelVJ is yung nagdidikit-dikit sila. So parang nagiging shared yung damage ng Shadow Kill. Kasi pagka sa solo mo lang eh, kahit I think even Yellow Haze dito masasaktan. Tama. Dangkatin eh. 5-10 ating score in favor of Season 4 Champs. Payong kapatid, tatlong miyembro to ha. Pwede lang gawin to. Triangle offense. Pimoke lang dito si JP. Courage being packed. Nasaan yung miyembro? Pino 3 against 5 to ha. Pero hindi nila direkta. Binabalance lang ng the rest of the Season 4 yung mga minions. Kailangan umangat kasi. Right after nun, that's the time sila pwedeng kumlash. If matalo sila, nakangat ang minion wave. If ever panalo sila, makakabasag sila ng turret. That's the mabigat na style or strategy na kailangan din makita ng ating mga viewers. And something interesting dito, to be honest, with the Season 1 champion, si Coco. Naka-concentration energy siya dito. So this is gonna be somehow a tank na mage hybrid in terms sa Saka kaya rin ang bilis din niya, hindi rin siya basta-bastang nabuburst down. Kasi ang bilis bumalik ng buhay niya. Tama ka nga dyan. Pero let's see kung anong mangyayari dito.
Score natin guys, 5-10. Ang magandang laro ito ng Team Season 4. Dire-diretso sa Abante. 30 seconds para sa ating Level 1 Lord. Ito, ang ano lang dito is in terms of minion wave, yung pag-push, medyo nakakalamang lang yung season 4. Lalo pa dito, inultihan lang din. Ang bilis na kasi ng cooldown ng ulti dito nung Hayabusa. Pero yun ah, napitas doon si Elihens. Ito yung nagpapadisengage na nabukha. KLBJ, pasok dito sa may bot lane. Dito sa bot lane dito, buwe-buwelo na naman. Ito si Rafflesia, very aggressive na naman sinasabi mo dito. On point, meron pa yung kapatid. One shadow, that's a combo. Bailout muna. Ang dalang talong dito ni KLBJ. Out of the guard, you're able to take down. Pusa kayo, nahuli pa nga dito. And pulado lang si Coco. 1-for-1 exchange, still in favor. From the recent clash kasi hindi sila nakabasag eh. Yun yung main objective nila. Si KLBJ, ang ganda ng shot call na doon. Go-go ako, pipitas ako. Pero yung payong kapatid ni Yuji, naligtas siya. Pagkatapos, naghati-hati sila. Naramdam ni KLBJ. Sabi ko, lalim na niya. So may bailout si KLBJ. Talagang ganda. Swabi lang dito. Pero tuloy pa natin. Backbackan, Yuji will fall. That's a good bad decision para sa Season 1 champion. Kasi yun naman ano sa kanila, may retry eh. Ay, meron pa rin pala si Ribo. Meron pa rin naman dito si Ribo. Kaso, I don't think na kaya nila. Nalapit kasi kaya isang pull out dito eh. Ni Rafflesia eh. Pero they might as well try. Kasi this will be one of their winning condition. Pero hinto na muna dito yung Lord. Habol sila dito. Rafflesia just zoning out Yelly Haze. So may bandang likod. Sinubukan na ng Death Sonata. Pero itarangan dito ni Fuzaken. Lord will be taken down by the player. Patay doon si Coco. Will down. And that's gonna be the end. Lord, nasa Season 4 champs. Disengage siya muna. Gusto ng Season 1. Pero abante lang na abante. Last Insanity dito sa dalawang miyembro. Sasabog sa mukha Yelly Haze. Makukuha pa. Yun ang inaabangan. Hurricane Dance. Nakuha na rin dito. And there you go. Yelly Haze will fall. That's a double kill. Sasalubong pa dito si JP. Again, 666. Make it 3. Si Muebuelo lang dito. Nagkaka-cooldown nandito ng skill. Pero they're able to shut down ang isang Lancelot. And sumabog sa mukha, pumayong kapatid. 4-man down, kapalit isa in favor of Season 4 with the thumbs up. Medyo kinapos na sila doon. Medyo nagkasunod-sunod yung mga nangyari sa kanila. Coco might actually fall. And yun na nga, it's a team might, medyo audition na sila dito ngayon, Prof. B, dahil makahiwalay yung mga death timers nila. And still, the Lord approaching sa may baba. Yan na, abante na naman Lord dito. 719 in favor of Team Season 4. Wala silang pandepensa dito. Patay pa si Yuji. Wala silang retry. It's only Granger. Habang pupugad dito si Kelvin, sabi niya tatapusin ko na. Kanina pa kayo eh. Umabante na naman si Lord. Last Insanity para sa mukha mismo. Ripo, pulado, uwi sa base militar. And there you go. Game number 5 goes for the side of Team Season 4 Champions. Yes. Wow. Gakita mo si Renzo, di ba? Parang, nakapagpahinga na rin sa yung mga kamay nila. And look at how happy.